isa akong manlalakbay mula sa malayong hinaharap, kung saan ang mundo ay tuluyan ng nagbago. Lumaganap ang isang karamdamang nagpabagsak sa sangkatauhan. Isang doktor ang may pakana ng lahat, at sa huli ay lumabas din ang tunay niyang layunin, ang wakasan ng lipi ng mga tao upang magbigay ng daan para sa mga bagong nilalang na siya din mismo ang lumikha. Ako si Primo, isang inventor at scientifico. Layunin kong mapaunlad pa ang teknolohiya para mapagaan ang pamumuhay ng mga tao. Isang makina ang nilikha ko upang makabalik sa nakaraan. Dahil sa mundong pinagmulan ko, ay wala na ang dating ganda ng mundo. Nangitim na ang mga dagat at ilog. Mga kabundukan ay napatag na at napalitan ng mga nagtataasang mga istruktura o gusali. Wala na halos puno o halaman na makikita sa paligid. Ang mga hayop na nabuhay noon ay sa mga museo o sa mga larawan na lamang makikita. Pangarap kong makabalik sa nakalipas na panahon upang masilayan ang mundong hindi ko na kinagisnan. Ngunit iba pala ang magiging dahilan upang magbalik ako sa malayong nakaraan. Dumating ako eksaktong 100 taon mula sa panahong pinanggalingan ko. Dala ko ang isang masamang balita tungkol sa magiging kapalaran ng mundo at ng sangkatauhan. Hinanap ko ang mga taong maaaring makatulong sa aking misyon. Ang 3 babae na minsan ko nang narinig noon sa mga kwento. Sila ang lihim na nakikipaglaban sa mga banta at mga kalabang hindi batid ng mga ordinaryong tao. Inilahad ko ang aking kwento. Idinetalye kong mabuti ang lahat sa kanila. Ang mga plano ng doktor at ang kanyang mga ginawa upang wakasan ang sangkatauhan. Iminungkahi ko sa 3 babae na ngayon pa lang ay tapusin na namin ang doktor na yon upang hindi na mangyari pa ang kanyang mga plano. Pero tahasan nilang sinabi sa akin na hindi daw nila layunin ng basta na lang tumapos ng buhay kung hindi naman naaayon sa kanilang ipinaglalaban. Hindi yata nila ako nauunawaan o baka masyado lamang akong umasa sa kanila. Buong akala ko ay lumalaban sila para sa kaligtasan at kinabukasan ng mga tao. Pero tinalikuran nila ako at sinabing hindi na mababago pa kung ano ang itinakda ng langit. Kung kapalaran daw talaga ng mga tao na magwakas sa hinaharap, ay marahil yun daw ang kagustuhan ng lumikha. Hindi na dapat ako umasa sa tulong nila. Kung wala nang ibang pipigil sa mga plano ng doktor, ay gagawin ko na lang ito ng mag-isa. Para ito sa lahat ng mga taong masasawi sa hinaharap dahil sa makasariling ambisyon ng isang baliw na doktor. Dala ang mga makabagong sandata, ay hinanap ko ang kasalukuyang tirahan ni Dr. Maximo. Batid ko na hindi magiging madali ang balak ko, pero kailangan kong subukan. Tatapusin ko ang kanyang buhay gamit ang sarili niyang kasangkapan. Kasangkapang ginamit niya upang ako'y kanyang maging tau-tauhan. Utang ko nga sa kanya ang aking buhay, pero hindi yun sapat upang talikuran ko ang sangkatauhan. Primo, nagawa ko ng dugtungan ang buhay mo. Pero hindi basta isang kawang gawa lang ang ginawa ko para sa'yo. Ang artipisyal na pusong nasa katawan mo ngayon ay ang isa sa pinakamagandang obra na nagawa ko. Labis lang akong nanghihinayang sa talento at kaalaman mo, kaya binigyan pa kita ng karagdagang buhay. Sana ay matumbasan mo ito ng iyong serbisyo. Kailangan ko ang isang tulad mo para baguhin ang mundo. Wika pa ni Dr. Maximo matapos ang matagumpay na operasyon niya upang madugtungan ang buhay ni Primo.
Maraming salamat po, Doktor. Asahan niyo po na maglilingkod ako ng buong katapatan sa inyo. Tugon ni Primo na may luha pa ng kagalakan sa kanyang mga mata. Dapat lamang pagkat wala ka namang pagpipilian. Dahil sa sandaling sinuway mo ako o kapag sumalungat ka sa mga nais ko, ang pusong inilagay ko sa loob mo ay sasabog at walang matitira sa iyo, kundi mga pira-pirasong laman at mga buto. Sa isang pindot ko lamang dito sa aking relo, hindi ako nagbibiro at alam mo na yan. Mariingwi ka ng doktor. Napalunok si Primo ng tuyo habang kinakapa ang kanyang dibdib. Kilala niya si Dr. Maximo at alam niyang hindi lang ito basta nananakot. Kaya wala na talaga siyang magagawa ngayon kundi ang magpaalipin at maging sunod-sunuran. Lumaganap na ang black virus. Salamat sa nanotechnology na ibinahagi mo. Madaling na ikalat ang sakit sa pamamagitan ng mga microscopic robotic insects na nilikha mo. Konting panahon pa at mawawala na ang 50% ng sangkatauhan. Makakahinga na ng mas maluwag ang mundo. Nakangiting wika ni Dr. Maximo. May lunas na ba para sa virus, Doktor? Mapipigilan ba natin ang paglaganap nito kung gugustuhin na natin itong wakasan? Usisa ni Primo. Kasalukuyan ko pa lamang itong dinedevelop. Pero huwag kang mag-alala. Nasa kontrol ko pa ang lahat. Marami pa namang mga tao ang nasa maayos na kalagayan. Makikita din nila ang buting maidudulot ng ating ginawa. Kapag naging mas maluwang na ang mundo para sa mga napili at itinakdang magpatuloy. Tugon ng doktor. Nagpatuloy pa sa paglikha si Dr. Maximo kasama si Primo at ang kaalaman nito sa mga makabagong teknolohiya. Lumikha sila ng isang bagong nilalang na siya umanong magiging lunas sa lumalaganap na karamdaman. Habang abala ang doktor sa kanyang proyekto, ay ipinagpapatuloy naman ni Primo ang paglikha sa isang makina na may kakayahang maglakbay sa ibang panahon. Lingid sa kanyang kaalaman na bukod sa kanyang artipisyal na puso, ay may isa pang ikinabit ang doktor sa kanya na hindi niya batid. Hindi alam ni Primo na maging ang kanyang kaliwang mata ay isa na ring artipisyal. Kung ano ang nakikita ni Primo ay nagagawa ring makita ng doktor. Kaya wala na talaga siyang paraan upang lihim na salungatin ang mga nais ni Dr. Maximo. Pero nais pa rin kumawala ni Primo mula sa pang-aalipin ng doktor sa kanya. Nais niyang maging malaya upang tuparin ang pangarap niya. Ang makapaglakbay pabalik sa nakaraan upang masilaya ng kagandahan ng mundo bago pa ito nalugmok sa pagbabagong hatid ng maunlad na sibilisasyon. Gumawa siya ng eksaktong replika na katulad ng relo ni Dr. Maximo at matagumpay niyang nakuha ang orihinal, ang relo na siyang nagsisilbing banta sa buhay niya. Pero hindi niya nagawang sirain ang bagay na ito dahil naisip niyang baka sumabog pa rin ang bomba sa loob niya kung wawasakin o bubuksan niya ang relo. Isa nga siyang tao na mahusay sa mga ganitong teknolohiya, pero ayaw niyang ilagay sa panganib ang sarili niyang buhay. Kaya minabuti niyang itago na lang muna ang relo at sundin muna ang doktor hanggat hindi pa niya nagagawang makumpleto ang kanyang time machine. Wala na akong dapat pang sayanging oras. Kailangan ko nang makaharap ang doktor. Gamit ang aking device na magbibigay sa akin ng kakayahang makalipad at naglakbay ako sa himpapawid. Pinagmamasdan ko ang kagandahan ng mga tanawin, ang mga puno at mga halamang may makukulay na mga bulaklak, ang malinaw na tubig sa mga ilog at karagatan,
at ang mga nagtataasang mga burol at kabundukan. Ito ang imahe ng mundo na nais kong mabalikan. Ngayon ay naisakatuparan ko na ang aking minimithi. Handa na akong tuparin ang aking misyon. Handa na akong isakripisyo ang sarili ko para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Lumapag ako sa bakuran ng isang mansyon at isinigaw ang pangalan ni Dr. Maximo. Hinarap ako ng kanyang mga tauhan at ginamitan nila ako ng dahas. Pero handa ako sa kanilang mga armas. Nababalot ako ng isang pananggalang ng liwanag na hindi tinatablan ng kanilang mga bala. Pero limitado na lamang ang enerhiya nito at hindi rin ito magtatagal. Lumaban ako gamit ang isang baril na naglalabas ng mapamuksang liwanag. Kaya nitong bumutas ng makakapal na pader o kahit ng isang matibay na metal. Isa-isa kong pinuksa ang kanyang mga bantay hanggang sa kami na lamang dalawa ang nalabi. Pero tuso talaga ang doktor at sadyang mailap. Ngunit alam ko kung saan siya nagkukubli. Sa kanyang nagsisilbing kulungan at imbakan ng kanyang mga nilikha. Alam kong naroon lamang siya sa kanyang laboratorio. Hindi niya alam kung sino ako at kung ano ang pakay ko sa kanya. Pero ilang sandali na lamang at makikilala na niya ako. Ubus na ang enerhiya ng aking baluting liwanag at naubos na rin ang enerhiya ng aking baril. Pero nasa loob ko pa ang bagay na tatapos sa kanya na siya rin mismo ang may gawa. Pagpasok ni Primo sa laboratorio ng doktor ay wala siyang nakita na kung sino. May kinukumpuning mga kagamitan lamang ang nakikita niya sa loob. Pero alam na pala ni Dr. Maximo ang pagdating niya. Nakadama na lang siya ng presensya sa kanyang likuran at ang tunog ng ikinasang baril. Sino ka? Paano mo nagawa ang mga bagay na yon? Tanong ni Dr. Maximo habang hawak nito ang isang maiksing baril na nakatutok kay Primo. Mula pa pala noong nakikipagbarilan si Primo sa bakuran ng mansyon ay napapanood na ng doktor ang lahat dahil sa mga kamera na nakakalat sa loob at labas ng mansyon. Hindi na nagbigay pa ng tugon si Primo. Alam niyang mamamatay din naman siya. Makilala man siya o hindi ng Dr. Maximo sa panahong kinaroroonan niya. Kaya agad niyang pinindot ang maliit na buton sa gilid ng suot niyang relo upang i-activate na ang bombang nakatanim sa loob niya. Nagliwanag ang dibdib ni Primo at biglaan na lamang huminto ang kanyang katawan sa pagkilos. Dinig niya ang bawat malakas na pintig ng kanyang artipisyal na puso. Indikasyon na gumagana na ang bombang nakapaloob sa kanya. Sumagot ka! Sino ka? Mataas na wika ng doktor. Biglang may lumabas na liwanag mula sa kaliwang mata ni Primo. Nagmistulang isang projektor ang kanyang artipisyal na mata. Lumitaw ang isang hologram image. Imahe ito ni Dr. Maximo mula sa hinaharap. Nanlaki ang kanang mata ni Primo dahil hindi niya alam ang bagay na ito. Nais niyang mapailing, subalit hindi niya maikilos pa ang kanyang ulo. Dr. Maximo, kung nakikita mo na ngayon ang mensahe kong ito, ibig sabihin ay nakarating na sa nakaraang ako. Itong aking mensahero. Siya nga pala si Primo, ang tapat kong assistant sa hinaharap. Ako si Dr. Maximo. Ikaw at ako ay iisa. Ginawa ko ang mensaheng ito bilang panigurado na matutupad ang ating layunin. Inaasahan ko na ang lahat ng ito. Alam kong gagamitin ni Primo ang kanyang time machine upang magbigay babala
tungkol sa kapalaran ng sangkatauhan sa hinaharap. 100 taon mula ngayon ay mangyayari na ang matagal nating inaasam. Makakalikha tayo ng isang virus na magpapabagsak sa mga tao at isang perpektong nilalang na siyang maghahari sa buong mundo. Nasa kaliwang mata nitong si Primo ang lahat ng mga datos at impormasyon na kakailanganin mo. Kunin mo ang kanyang mata pagtapos ng mensaheng ito. Wika ng Dr. Maximo na mula sa hinaharap. At siya nga pala, pagkakuha mo sa kanyang mata ay lumayo ka na kaagad kung ayaw mong mabahiran ng mansa ang damit mo. Pahabol pa nito bago natapos ang mensahe. Hindi! Hindi ito maaaring mangyari! Iba talaga ang pagkatuso mo, Dr. Maximo! Sayang lamang ang iyong talino! Sayang lang! Sigaw ni Primo na hindi pa rin maikilos ang buong katawan. Primo, Primo, una sa lahat ay nais kitang pasalamatan sa paghatid mo sa akin ng isang mahalagang mensahe. Tama ka, sadyang napakatuso ko talaga. Pero hindi sayang ang aking talino dahil ginagamit ko ito upang isaayos ang mundo. Matagal nang dumaranas ng malubhang karamdaman ng planetang ito at ang mga tao ang nagdudulot ng sakit na yon. Bilang isang doktor ay tungkulin kong bigyang lunas ang lumalalang karamdaman ng mundong ito at dinala mo sa akin ang mensaheng magdaragdag ng kaalaman at inspirasyon sa akin. Kukunin ko na ang iyong mata. Salamat muli sa iyo, tapat kong alipin. Nakangising wika ng doktor bago niya dukutin ang kaliwang mata ni Primo. Wag doktor! Huwag mong sundin ang nais ng iyong hinaharap na katauhan. Hindi na siya isang tao. Hindi na kayo magkatulad. May panahon ka pa para magbago. Pagsamo pa ni Primo kasunod ng kanyang pagsigaw nang hilain na ng doktor palabas ang kanyang kaliwang mata. Tapos na ang iyong serbisyo sa akin, Primo. Hindi ko na kailangan pa ng mga suhestyon mo. Magkita na lamang tayo sa kabilang buhay. O mas mainam sabihin na magkita na lamang tayo sa hinaharap. Saad ni Dr. Maximo bago ito naglakad palayo at lumabas na ng kanyang laboratorio. Naglakbay ako mula sa hinaharap upang baguhin ang masaklap na katapusan ng sangkatauhan. Pero dito din pala mauuwi ang lahat. Tama nga marahil lang 3 babaeng yun na kung ano ang nakatakdang mangyari sa hinaharap ay yun marahil ang pasya ng lumikha. Dama ko na ang unti-unting pagbagal at paghina ng aking artipisyal na puso. Sa loob ng ilang saglit ay sasabog na ito at magwawakas na ang buhay ko. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko nagawang isama ang doktor sa aking katapusan. Labis ko ngayong pinagsisisihan ng aking kahangalan. Nagbalik lamang pala ako sa nakaraan para ihatid sa kanya ang isang mensahe tungkol sa masaklap na katapusan ng sangkatauhan na ako rin pala ang sanhi.